Ako po si Wyndelle Remonde. Naka-base po ako dito sa Argao, Cebu. 3 hours away from Cebu City. Dito ako nagbe-base na for since 2019. At least mag-3 years na ako dito. Start ako sa graphics. Major in painting ako, tapos nag-work ako sa isang animation company. So after 5 years na nag-stop, bumalik ako for bachelor's. Doon ako nag-paint tuloy-tuloy hanggang ngayon. Para sa akin is, yung essence ng making art for me is, hindi lang siya for exhibit eh, more on conversations. Dapat physical kasi siya eh, para sa akin yung work. Tapos plus yung mga tao na nag-surround sa pyesa, tapos yung ora ng trabaho. May mga times talaga na hindi ka makapag-paint. High and lows yung emotion, so may ilang buwan na hindi ka nagpipaint, so may mga buwan naman na dire-diretso lang, na minsan hindi ka na nagpapahinga, lalo na pag lockdown talaga yung hindi ka pwede makakalabas. Parang walang middle ground for me, I think. Mahirap kasi sinulubong kami ng walang kuryente kasi nag-Odette. January 14 ata or 15 lang kami nagkailaw. So, madilim at mabasa kasi laging umuulan. Actually, nung na-invite ako, tinawagan ako, nag-isip ako ng concept. Yung plan ko is, more painting tapos may ilang sculptures, ganyan. So, hindi ko na siya magawa. So, yung paintings ko ngayon, more on kung yung nangyari nung bagyo. Naisip ko, parang unfair naman na gumawa ng magandang works amid sa chaos na kung surrounded ako ng chaos, tapos gagawa ako ng magandang works na parang ang cute-cute. Tapos paglabas ko, wala, wasak yung mga bahay, ganyan. So yun na, nag-change ako ng concept to that. I think sobrang progressive na ng mga works ng mga bata ngayon. Kasi hindi na siya nababox kung yung kinalalakihan natin na ng works. Kasi yung mga bata is wala nang takot. Kung yung nasa isip nila, ilalabas nila through art. Kahit yung wala na silang sa consequences nga. Parang gusto ko pumunta sa ganun direction. More performance na ata. Tapos mga installations. Hopefully, if bigyan ng chance or maging mas matapang pa ako to explore soon, maging mature pa yung art ko, I think doon papunta.